Good morning mga idol. Ito na naman tayo. Ngayon may pupuntahan tayo. Pupuntahan ko ngayon yung Japan Surplus Bigayan. So siguro nagtaka kayo at medyo late na ang pag-inform ko. Dahil nga may konting ano lang sila, delay. Delay talaga eh, no? So yun lang po, medyo late na po ang update ng new arrival nila. So today pupuntahan natin. Samahan niyo po ako at check maraming magaganda at mga iba't ibang klaseng mga bike ang meron sila. Alam ko may mga road, syempre automatic na po 'yan, may mga carbon road bike 'yan. Mga alloy. Halo-halo, may mountain bike, minsan may folding bike. So full of surprise po mga idol. So maaga ako talaga nagising. Siyempre gamit natin itong bike natin. Ayan. Oho. Ayan. Lagi natin kasama lagi yan si Fido, na ito ay nabili ko kay Ipa Jack Pilipinas. Ayan. Siya nga pala, sinashoutout ko lahat ng mga taga mga Jensan po dyan, mga idol natin dyan saka sa Mindanao, mga riders ng Mindanao dyan, saka yung sa lahat po dito sa NCR. Shoutout po sa inyo lahat. Eto, tuloy-tuloy lang ang padyak natin mga idol. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Yun, welcome back mga idol. 2021, update natin ngayon dito sa Japan Surplus Bigayan. Nandito ako ngayon. Ngayon lang nag-open ang Japan Surplus Bigayan. So tara, samahan nyo ako at tingnan natin yung mga bike at saka lahat ng mga new arrival nila. Samahan nyo ako mga idol, mayroong dito. Ito, kulay dilaw. Chromoly steel to mga idol. Road bike, old school na road bike siya. Ayan, naka Shimano SLR. Pero hindi pa siya naka sa brake lang to mga idol. Nandito yung shifter niya. So hindi siya STI. Kulay dilaw siya, tapos naka caliper brake Pro Max harap at likod po. Ayan, alloy na rin yung rim nito. Tapos naka 700 by 23C yung gulong. Yan sa Piro. Tapos alloy din yung hub. Naka quick release na nga pala to, harap at likod. Ayun oh. 2x, naka 2x6 speed. Tapos naka RD105 ko mga idol. Ayan. Siya nga pala yung size nito, size 53 mga idol. Ito lang ang alloy, yung seat post. Tapos ganun din tong drop bar saka yung stem alloy mga idol. Ang presyo nito 18,000, less 20% pa po yan mga idol. So kagandahan yung pedal, kung mapapansin nyo yung pedal niya. Naka Welgo, may support na rin. Ganda. 52 teeth nga pala to, itong chainring. Tapos yung pangalawa, 42 teeth yan mga idol. Ito, new arrival, Marion Rally. Hybrid to mga idol. Naka V-brake, likuran at harap, likuran sa kaharapan. Alloy frame nga pala to mga idol ah. Naka 3x siya mga idol. 3x8 speed. Tapos naka Altus na RT. Ayan. Wow, maganda yung yung rim niya. Napansin ko lang sa rim niya naka Shimano. Alloy Shimano po yan, 700C. Tapos yung gulong niya naka Continental Ultra Sport 700x25C. Ayan. So ang presyo nito, tingnan natin. Alloy na rin itong stem saka yung handlebar. Tapos naka combo shifter. Ayan. Naka 3x8 speed na combo shifter mga idol. Ang presyo niya 15,000. Ayan, less 20% pa po yan. Lahat nga pala to, mga less 20% na. Banggitin lahat ng babanggitin kong presyo, less 20%. Hybrid bike na naman po mga idol, ito, Trek. So ang ang ko dito sa Trek na to, so sa gulong niya siguro, yung sa size nito,
ganun na rin. So hindi na siya pwede palakihan or gagawin siyang gravel bike. As is na po siyang ganyan talagang pinaka malapad niya. So ang tawag dito parang touring bike na hybrid. Ayan, alloy po yung handlebar niya na naka crowbar na. Tapos combo shifter mga idol. Ayan o, combo shifter 3x8 speed. Tapos ayan, V-brake sa harapan, ganun din sa likuran. Yung rim niya alloy din, naka Bontra General alloy, ayan po. Tapos alloy din yung hubs niya, quick release sa harapan. Pero sa likuran, ganun din, quick release. Silipin natin mga idol ha. Ayan. So ano na nga pala ito mga idol, yung ano niya, mismong trunk niya. Yung brand parang plain lang mga idol, naka welgo na pedal. Tapos Diore po mga idol. And Diore Alpha Aluminum 8 speed mga idol. Ayan po yung itsura ng Trek. Yung model niya 7.3 FX. Tapos ito may Miata dito, hybrid din. Ayan. So itong ano na to, hybrid Miata na to, pwede pa pala para ng gulong. Napansin ko kasi malaki pang space eh. Ayan o. So ito may chance pa na pwede gawing gravel bike to. Miata alloy frame mga idol. So ang presyo niya 16.5. Ayan po, Miata. Tapos naka-combo shifter to mga idol ha. 3x7 speed na combo shifter na Shimano na rin po mga idol. Alloy yung ano niya, stem, ganun din. Alloy din tong handlebar niya mga idol. So yun, brand niya Miata. Ayan. So ang nakakabit ditong gulong, naka-swalve na rin siya. Swalve spicer mga idol. Yan, ang size niya 700C yung rim niyan. So ito, mga idol, ito, naano ko lang siya kasi 7 speed lang naman to. Pero ito, pwede ito talagang gawing gravel bike. Kasi mapapansin mo itong ano niya, straight. Zero, naka-zero siya diretso. Mismo yung ano niya, fork niya. Tapos naka-V-brake sa harapan, ganun din sa likuran. Naka-Shimano lang to, walang, hindi siya brand. Pero yung crank niya, naka-SR Santo. Ayan po, 3x. Quick release na yung sa seat post niya, alloy din yung seat post. Ayan, Miata yung saddle. Ito, dati ko na vlog to. 8.5 ang price nito, folding bike. Itong folding bike na to mga idol, steel to. Ayan, naka-grip shift to, 7 speed. 6 speed nga pala to mga idol ha. 6 speed, 1x6 speed na ano, folding bike. Ayan. Deserto. Size 20 nga pala yan mga idol. Yun. Tapos ito, Viento. Hybrid na naman mga idol. So as is, fixed na rin na hindi na pwede ma-upgrade yung gulong niya. So ayun, naka ano to, 700C na double wall rim alloy. Tapos ganun din, alloy din tong hubs niya na ginto. Tapos ayan, nakakikrilis na sa harapan lang, pero sa likod hindi pa rin nakakikrilis. V-brake, Promax, ayan harap at likod. Ayan, naka 7 speed lang to mga idol. Ito yung shifter niya, ganito tsura. Alloy yung preno. So price nga lang yan mga idol, nasa 14,000. $700C, chromoly steel to mga idol. Shimano tourney po yung ano niya sa RB. Ito, old school na Giant mga idol, available din sa kanila. Meron ng naka built-in na carrier. Ayan, built-in na yung carrier niya mga idol. Tapos, ayan po, naka Shimano E. Ayan. 45cm po yung laki nitong ano, 17.5 na hybrid.
old school na hybrid to mga idol. Ayan. So medyo ano na. Ano to? Naka grip shift nga pala ito. Naka 3x7 speed na grip shift. Ayan. Hybrid bike mga idol. V brake sa harapan, ganun din sa likuran. Ayan, alloy na rin yung rim niya. 700C po yan mga idol. 700x38C yung gulong niya. So kaya medyo may kalakihan ng konti. So hanggang doon na po yung sagad niya. So hindi na siya pwede gawing gravel bike mga idol. At syempre ito. Meron akong full suit na ano bike. Kulay itim lang. Pero yung sa akin i-drive 5. Ito i-drive 6. So ibig sabihin mas modelo. Alloy to mga idol. Original na GT. Ayan. Pati yung stem niya original na GT rin. Pero yun nga lang, naka combo shifter. Yung sa akin kasi naka Diore po yun. Ito naka 3x8 speed na combo shifter siya. Ayan. SR Santor na shock. Ayan. Tapos Tektro brake, V-brake, harap at likod po. Yung ano niya, ito mountain bike, full susto mga idol. 26ers. Ayan. Alloy na rin yung rim niya mga idol. 36x1.95 itong gulong niya. Kaya medyo may kakapalan po yan. So ang feature na talaga nitong full sus na to, maganda to eh. At papakita ko sa inyo. Ayan po. Ah, naka-asera nga pala to yung ano niya, yung sa likuran. RD, ayan, asera. Tapos 7 speed lang siya. Yung shock niya, ayan po. Naka RST na shock po. Alivio yung ano niya sa FD. Ayan, 3x po mga idol. GT full sus. Alam ko yung sa mga group ng mga GT dyan, sa mga naghahanap ng full sus na GT, ito available sa kanila dito. Ngayon tingnan natin yung presyo nito. Alloy itong mga idol. Ayan, 17.5. Less 20% pa po yan. Ayan. So yung condition po ng frame, yung ano niya mismo, yung mismong paint, maganda pa, pulido pa, wala pang mga ganong gasgas. Pulidong pulido mga idol. Makinis pa. Himasin natin mga idol. Ayan. Makinis eh. Singkinis ng mahal natin. Ayan. Ganda po. Tapos, ito, na-vlog ko na to mga dati itong dalawa na to. Magkakatabi na to eh. Ito, lalo na tong rally na to. Ah, itong rally, bago to. Yung arrival to, ni rally na to. Ito, itong field stage na vlog ko na to. Field stage, ulitin ko na lang po. Ang presyo niya, 14,000. Size 20, mini velo po yan mga idol. Tapos yung shifter niya, ito, nandito. Tapos yung mga preno, nandito. Ayan. Ayan, oh. Brake lever, nandyan, sama-sama po yan. Size 20, may carrier na sa harapan. Ayan. Naka cantilever nga pala to mga idol. Cantilever, ayan. Naka reduce. Size 20 yung ano yung gulong niya, tapos size 20 rin yung rim niya. Okay, sa rally tayo. Ang ganda nung ano nito, maganda. Chrome molly steel to. So medyo ano pa, detalyado pa tong ano na to, rally na to. Ayan, oh. Nottingham, England rally. Naka FSA yung ano niya, mismong headset. Pero rally yung stem, rally din to. Halo-halo na ito, FSA mismo. Yun, naka ano, caliper brake, harap at likuran po mga idol. Ang ganda pa nung fork niya. Ayan, chromoly na makintab. Tapos yung doon naka double wall alloy. Alloy din tong hubs niya. Quick release sa harapan, ganun din sa likuran po mga idol. Yun, naka ano nga pala to. Naka 2x. Pero nawala na yung ano niya rito. Ayan, nawala. So 2x8 speed mga idol. Combo shifter na Clarice. Ang presyo niya 15,000. Ayan po mga idol, 15,000. 8 speed. Medyo makintab pa yung ano. Tingnan natin kung ano tsura. Makintab eh.
nahirapan ako eh. Lapit natin ng konti mga ito. Clarice. Pero naka micro shift niya sa ano, sa ano niya, RD. So yun po mga idol, yan ang ano natin dito. So crank niya makinis po. Naka-Clarice to mga idol. Ano yun yung SD niya, Clarice. Black, Raleigh. So yun, equipage mountain bike. Ayan, 15,000 po mga idol. Ayan. Size 26 po yan mga idol. Combo shifter, naka ano siya, 3x7 speed combo shifter. Si Mano lang din ang ano niya, walang any ano nung ano niya. Kumbaga yan yung mga primary ng Shimano lang. Mga katapat niya yung mga Shimano to yung mga idol. Ayun, Kios Pulmino, ayan, 14,000. Na-vlog ko na to dati. Yung price na lang, size 20. Ayan, naka-grip shift to mga idol, 7 speed. May basket na, na ano, naka-Alex rim na size 20. Tapos V-brake, Tektro brake, harap at likod. Ito, mini velo na ano, na-vlog ko na rin dati. Ito, deep, ayan, 13,000. Tapos ito, bago to, yung arrival to, itong road bike na to. So, nung una ko nakita to, akala ko naka-ano siya, naka-STI. So, hindi pa. Nandito lang yun, naka 3x7 speed. Ito yung mga shifter niya, hindi pa siya naka-STI mga idol. Still to mga idol. Ayan. Presyo niya, 15,000. Lahat deeper, pati yung ano niya, mismong ayan, no? Double wall rim, ayan, 700x28C yung gulong niya na medyo makapal pa, pero 700C yung size nung ano niya, rim mga idol, na alloy na Shimano tourney mga idol. Ribay. Oh, sa Specialized ito, may hard rock. Model Specialized Sport. Yan, hard rock. Aluminum to mga idol. Size 17 yung size niya na alloy. Ayan, 26er nga pala to mga idol. May shock na sa harapan. Ayan, SR Santur. Tapos yung ano niya, yung rim niya alloy. Ayan, 26er Specialized. Ganun din, original pa rin yung Specialized yung headset niya. Ah, naka grip shift to mga idol. Naka 3x7 speed na grip shift. Alloy na rin yung ano niya, stem. Ganon din yung handlebar mga idol. So, ayun. Naka 7 speed lang siya na Altus. Kitang-kita yung ano, Specialized niya mga idol, ganda. 3x7 speed po yan, na Altus mga idol. Specialized.com. Ito, Anchor. Ayan, Anchor po. Usually, steel frame po yan mga idol, pero gawa po yan ng Bridgestone. Hybrid na naman. Hybrid, pero naka-V-brake sa harapan, ganun din sa likuran na Shimano na rin. Joytech hub, ayan, alloy po yan. Tapos 700C po yung ano niyan. Double wall na rin siya na alloy. Anchor C5 yung model nito. Ayan po. Ayan, lahat original Anchor pa rin. Ayan, grip shift mga idol. Ayan, naka ano siya, Tektro brake lever. Ayan. Tapos naka 2x lang to. 2x grip shift. 2x8 speed na grip shift. Tignan natin kung ano yung ano niya. Ayun, Shimano lang. Ang nakalagay sa shift, sa shifter niya dito sa grip shift niya mga idol, naka ano siya, 8 speed, pero pagdating naman dito naka 2x6 speed lang siya. Yun, V-brake sa likuran, naka pro logo kappa na saddle mga idol. Uy, ito 6,500, ito foldable bike alloy, magaan po yan.
A bicycle. Ayan. Pwede ito sa trunk ng mga sasakyan kung masyal ka na malayo at gusto mo magbike ng papawis kahit konti. Medyo nakakapagod. Pero ang suggestion ko lang dito sa ganitong bike, huwag nyo asahin na steady po yan. Medyo magalaw to sa totoo lang. Lalo na pag medyo mabigat ka, mas mabigat ka dito sa ganitong klaseng folding bike. Yan po ang recommended ko dyan dahil nasubukan ko na rin po yan, mga idol. Pero maganda siya. Ang tupi nito maganda tingnan. Pero hindi ko na siya matutupi dahil nakalabas na. So, ang condition po nito, okay pa. Basta kahit ng ganyan itsura niyan, pag sinakyan mo yan, medyo may magalaw na konti. Yun lang ang medyo observe ko dito sa mga ganitong klaseng folding bike. Ito, folding bike steel. Ayan. Saka pala presyo niyan, 6,500. Ito is steel frame size 20. Ayan, tapos naka usually 6-speed. Ito yung mga normal lang na folding bike, mga idol. Switch. Ayan, naka siya. Grip shift na 6-speed. Ang price niya, 6,500. Pero yung condition, makinis pa po yan, mga idol. Tapos, Rock 3 Giant. Ayan. Ito naman, Rock 3 Giant. MTB na to. Ayan. 26er to, mga idol. May mounted na battle cage na mismo. Nantatak I-pick. Combo shifter, mga idol. Ayan. Naka 3x7 speed. Alloy. Handlebar, alloy din yung stem niya mismo. Tapos, may shock. So, hindi pa siya naka-lockout, mga idol. Ayan. B-brake sa harapan, ganun din sa likuran. Ayan. SR Santor shock. Ayan. Alloy na rin yung hubs niya, ganun din yung rim niya, alloy. Naka-maxis nga pa ng gulong. Saka yung rim nito, malupit ah, naka-araya na, ha, 26. Basta brand ng araya, alam ko matitibay po kasi yan. 26 siya yan, yung gulong niya 26x1.5 lang na maxis. Harap at likod po, medyo makapal pa po yung gulong niya. So ang presyo nito, tingnan natin. 16,000 ang price. So negotiable pa yun, 20%. Medyo easy na rin yung handle. Grip handle niya mismo. Combo shifter. Ito, grandeur, na-vlog ko na ito dati. Steel to, mga idol. Ayan, 14,000. Road bike. So yun, yung sa paunang natin na bike na isa-isa natin ang ganito. So yun, yung arrival po halos lahat ng mga nandito, mga idol. Mga na-review natin. Tapos ito, mga idol, may naka-separate dito. New arrival po mga to. Hihimasin natin muna, mga idol. Ayan, head. Hihimasin natin. Aray ko po, 20. Ayan, hybrid po yan, mga idol, ha. Ito, Centurion. Ayan. Alam niyo na yung mga mahilig dyan sa mga Centurion na yan. Magandang klase ng mountain bike. Tapos Giant. Ayan. Mga presyo, 20,000. Ay, nako. Head. Naka-STI na. Ito, road bike, mga idol. Ayan. Pero nakalagay, ultra hybrid frame head. Ayan. 20,000 ang presyo niya. Alloy po yan, mga idol. So, yung sa size nito, alamin natin kung yung size nito. Pero tansya ko dito sa size na ganito. Tatansyahin ko. Dadangkalin ko kasi. Halos na ko na rin kasi. Kung ano. Mga 52. Size 52. Ito. Size 52 na alloy frame. Gawa ng head. Ayan. So, road bike to, mga idol. Tingnan ko lang muna. May napansin lang ako eh. Parang medyo bengkong yung ito. Ay, hindi naman. So yun, yung frame 700, yung size nga pala nung rim niya, 700C, naka-caliper brake sa harap, likuran, ganun din sa harapan. Alloy din, yung hubs, quick release, harap at likuran po, mga idol. So anong group set nga pala nito? So hindi siya naka-group set, so naka-tourney lang siya si Mad. 7 speed lang to, mga idol, 2x7 speed. Tapos ayan po, dati ko na vlog to, 14,000 to na road bike,
Steel frame to mga idol. Hindi ko maano yung brand nito eh. Pure black lang kasi to eh. So ito na lang, Centurion tayo. Alloy frame, ayan. Naka-Procraft, ayan. Centurion headset. Alloy yung ano niya mismo, yung Procraft din. Alloy na handlebar, ayan. Shimano. Tignan natin. Centurion, 19,000 ang presyo niyan. Ang size nito, size 41 sa post niya mismo. Procraft na yung seat post na alloy. Ganun din mga idol. Tignan natin. Naka-alloy view to mga idol. Ah. 8-speed nga pala to mga idol. Naka 3x8-speed. Ayan. Alloy. Hybrid yan mga idol. 8-speed. Ayan. Shimano. Ito naman, Giant mga idol, may, parang medyo may kaliitan. Napansin ko na, ay small nga pala talaga. Ayan, hybrid to mga idol, Giant, pero nakita nyo na kaano niya, Alux batted nito. Ayan, batob aluminum, batted aluminum na siya. So medyo may kakinisa na yung ano niya. Pero makinis nga talaga mismo yung frame. So sa size ng gulong, pang hybrid lang po, ayan, naka, ano nga pala to, V-brake. Harap at likuran, ganun din sa ano niya, quick release, likod, harap at likuran din, alloy din, 700C, tapos na Crosstar, ayan po, Giant. So ang presyo nito, 20,000, ayan, less, 20%. Shimano Asiera nga pala ito mga idol, ha? Naka Shimano Asiera. 700 by 28C po yung size nung gulong. Po mga idol, yan ang mga vlog natin, yung nasa labas pa lang to, wala pa sa loob. May shock nga pala tong ano, yung Centurion, pero hindi pa siya naka-lock out. V-brake sa harapan, ganun din sa likuran, na tech problem yun. So napansin ko lang sa Centurion may mga ano na dito eh. Pero naayos naman yan, mga cheap paint yung tawag yan, natatakpan naman yan mga idol. Agawan ng paraan. Yun, mga update natin ngayon dito sa Japan Surplus Bigayan.